This is diabetic nutrition plan. Kaibigan, isa ka bang diabetic na naghahanap ng pagkain mababa ang carbohydrate content? Kung isa ka dyan, kaibigan, ito, narito ang organic quinoa. No? Isa siyang uri ng seeds na pwede nating alternatibong pampalit, no, doon sa rice grains, okay? So ang tawag dito ay goose pot, no? Galing ito sa goose pot plant na pwede nating gawing alternatibo or pamalit sa pagkain ng kanin, okay? So titingnan natin, guys, no, kung ilan ang carbohydrate content, yung glycemic load ng quinoa 30 minutes after kumain, okay? So tara, samahan niyo ako, tayo ay magluluto. Ayan, guys, no? So magluluto tayo ngayon ng organic quinoa, no? So kukuha lang tayo, guys, ng 1/2 cup na organic quinoa, okay? 1/2 cup lang, kasi dudubli yan pagka nilagyan natin ng tubig at naisaing na natin, okay? So ang isasabaw natin, guys, ay 1 cup. Ayan, no? So 2 1/2. Ayan. So 1/2 plus 1/2 equals 1 cup, no? So yun po, after ilang minuto lang ay maluluto yan. At pagkatapos na palamigin natin ay kakainin natin, okay? Okay, guys, so ito na yung ating quinoa. Ayan, no? Kita nyo? Ayan, so para lang talaga siyang kanin. So kukuha tayo ng 1 cup na quinoa. Buhag-hag pala ito. Ayan. Ayan, guys, 1 cup lang ang kukunin natin sa ating quinoa. Ayan, guys, no? So para talaga siyang kanin. Ayan. Hindi siya brown rice, ha? Yan ay quinoa. Okay, so kailangan ko rin mag-ulam, no? Uulam tayo ng 2 itlog. Ayan. 2 itlog. So mayroon tayong 2 itlog. Okay. Okay, guys, ito na yung ating kakainin ngayon, no? Hapunan natin, tamang-tama. Ang oras ngayon ay alas 6 or 6:20 ng hapon, no? Eksaktong hapunan. 1 cup quinoa and 2 hard-boiled eggs. Ayan, no? So lalagyan ko lang ito ng Himalayan salt, no? Ito, Himalayan salt, itong aking hard-boiled. Walang mantika. Ayan. Para healthy daw, no? Ang diabetic ay umiiwas talaga sa mantika. Okay? So kakainin natin. Nakalimutan ko, so magtutusok pa pala tayo. Magsusukat pa pala tayo ng ating blood sugar para malaman natin kung ilan ang glycemic load. Ayan, muntik na. Okay? Ayan. So ang blood sugar ko ngayon, ayan, no? So ang blood sugar ko ngayon ay 101 milligram per deciliter, no? So mababa, sakto lang, 101 milligram per deciliter. So titingnan natin mamaya, after 30 minutes, kung ilan ang magiging increase after ko kumain ng 1 cup quinoa and 2 hard-boiled eggs. Ayan. Okay, so umpisan ko na. Lalagay tayo ng ating Himalayan salt. Ayan. Masarap din, guys. Masarap yung quinoa.
Yan guys, natapos nating kainin yung quinoa. Saktong 6:25, no? Alas 6 ng 6:25 ng gabi. Ayan, so tamang-tama lang talagang hapunan niya, no? So guys, malalaman natin ngayon guys, kung sakaling walang masyadong carbohydrates ito, so ito na yung ating magiging alternative doon sa kanin, no? Sabi kasi nila ay walang masyadong carbohydrates. So titingnan natin ngayon, malalaman natin ngayon, no? Pero kung sakaling kumakain ka pa rin ng matataas ang carbohydrates, ibig sabihin hindi mo mapigilan, no? No, nakakalimutan mo yung disiplina sa pagkain, na yun ang kalaban natin, yung pagkain ng mga carbohydrates sa mga diabetes. Pag hindi ka nakapagpigil, ay kailangan suportan mo ng pag-inom ng supplement, no? Tulad ng spirulina at saka ganoderma. Ayan, no? So ito po ay malaking tulong, no, sa tulad nating mga diabetes. Ako, ito na po ang aking ginagamit bilang supplement, at talagang tinanggal ko na yung mga synthetic na aking maintenance dati. Pero wala pa rin akong rice, no? So yun pong kagandahan, kasi lumalakas tayo dito sa spirulina, no? Alalahanin nyo, napaka galing ng spirulina na to, no? Ang tawag dito ay superfood, no? So halos na lahat ng nutrients na kailangan nating katawan ay nandito na sa spirulina, no? Ito naman ganoderma, ito naman ang nagpapalab na ng ating dugo, para lahat ng nutrients na ma-absorb ng ating katawan ay may di-distribute sa lahat ng parte ng ating katawan, no? Magagamit lahat ng ating cells, okay? Kaya may iwasan mamanhid ang iyong paa, may iwasan ang panlalabo ng iyong mata, dahil na i-distribute ng maayos sa ating katawan yung nutrients dahil sa pag-inom mo ng ganoderma, okay? So mamaya, after 30 minutes, no? At exactly 6:55 ng gabi, ay magsusukat ulit ako ng aking blood sugar para malaman natin guys kung talagang wala masyadong carbohydrate content ang quinoa, okay? Sa mga bago lang napadpad sa aking channel ay please subscribe, share and like ating mga video, no? Ayan, so hintay natin yung 30 minutes. Ayan kaibigan, natapos na tayo sa 30 minutes nating paghihintay, no? So ngayon ay malalaman natin kung ilan ba talaga ang glycemic load ng quinoa, no? 30 minutes after natin kumain. Ayan. So ito na. So malalaman natin ngayon, guys. Ayan. Ang sugar ko kanina ay 101. So ito na, ito na. Ayan. Okay, so malalaman natin ngayon kung ilan na talaga ang aking sugar. So from 101 ay naging 159, no? So 58, no? 58 milligram per deciliter ang increase, no, ng aking blood sugar doon sa quinoa. Okay? So mayroon din, pero mababa ang glycemic index niya, no? Pero mayroon pa rin, no? Wala talaga tayong makitang alternatibong pagkain na mababa ang glycemic load, no, para sa ating mga diabetes. Pero ito, paano mababa ito, no, kumpara sa ibang rice? Okay? So ayan, maraming salamat sa inyong panonood.